Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Okay, sarap umawit, awiting magkalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galaw, bigaya. Pagkat damamdam ako sa aking inaawit, nagbubunyi pati ang anghel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awitin makalangin, buong ligaya ang sayo'y atin, na hindi kayang tumbasan, hindi kayang tumbas. Ano mga awitin? Ano mga awitin makasalibutan? O kay sarap umawit, awitin makalangin, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, bigaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galak, bigaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya ang sayo'y atin, na hindi kayang tumbasan. Baka sanlibutan, o kang sarap kumawit, awiting makalangin, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya ang sayo'y atin, na hindi kayang tumbasan. Ano mang awiting makasanlibutan, kaya't ang buhay namin dati nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya ang sayo'y hati, na hindi kayang tumbasan. Makasanlibutan, kaya't ang buhay namin dati nagkurusan, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Mula nang si Jesus ay makilala. Mula nang si Jesus ay makilala. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, awitin na lang natin yung mga kabisado natin. Medyo yung ating screen ay hindi makita. So, awitin natin yung sasabing, Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka. Alam kong kabisado niyo po ito lahat para makasabay po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa di lang po, Panginoon, minamahal kita. Mahal ba natin ang Panginoon? Paglingkuran natin siya ng tapat, ng buong puso, ng buong kaluluwa. Hallelujah. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka, habang nabubuhay. Yes, Lord Jesus. Dumagsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iyaan.
sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aming karamdaman. Nago mo, tinubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako, kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipaayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang handog sa'yo, Panginoong Jesus. Lumipas man ang langis, Lord. Lumipas man ang langit at lupa, pero ang iyong salita ay mananatili. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lumakad man sa gitna ng dilim, asahan ng Diyos laging susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay kong may aking iaalay bilang handog sa'yo, Panginoong. O Diyos, bakit? O Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak? Bati mo ang aking buhay? Bakit pinatawad? Bakit pinatawad mo? Nilinis, niligtas. Sa krus, sala ko'y pinatawad. O, pwede mo natin itaas ang ating mga kamay. O, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa bawat araw, O Diyos, tulungan. Opo, Panginoon, kailangan namin ang tulong mo. Ang puso ko'y, yes, Lord Jesus. Hallelujah! Buong puso natin siyang mahalin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa labi dumati. Puso ko ay mangha. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sagana ang biyayan. O, salamat po, Panginoon. Salamat po. Nawa ng pag-ibig niya
Oo, sa bawat araw. Sa bawat, oo, sambahin natin ang Panginoon. Hindi lang siya basta Diyos. Siya ang nagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Isa tayo sa pinili ng Panginoon para sumamba, para magpuri sa Kanya. Oh, purihin nyo na may kagalakan ng Panginoon. Buong puso, buong buhay, buong lakas ay alay natin sa Panginoon dahil Siya pa rin ang lahat ng ito. Hallelujah! Thank you, Lord! Awitin natin muli. Awitin natin lahat. Itaas natin ang ating mga kamay, pupuri at pagsamba sa Panginoon. Hallelujah! Ang papuri, ang lahat ng pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagliligtas. O, karapat dapat kang sambahin. Pasalamatan. Buong buhay ko ay halay sa'yo hanggang sa langit dumating. O buong buhay ko, buong buhay ko natin ang Panginoon sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesu Kristo nating Panginoon. Ay sumanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan at magahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah, tayo po'y makakupo na. Amen. At dadako na po tayo sa pag-anog ng awit. At tatawagin ko na po ang Ladies Choir para sa kanilang awitin. Amen.
precious blood he bought me, vain I knew him not, he sought me in. In love divine he ransomed me. Hallelujah, what a Savior, who can take a poor lost sinner, lift him down dramatically, and set me free. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. At bibigyan daan po natin si Brother Jason Cortez, fresh from Saudi, para sa kanyang testimony. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa una sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Ako po si Brother Jason Cortez. Tinawag po ako ng Panginoon dun sa Saudi. Pinupuri ko po ang Panginoon sa kanyang gawa sa akin dahil sa gitna ko ng madilim ho na panahon ngayon, nahabag po sa akin na tinawag po niya ako. At ngayon po, nung pong unang pasok, nung una ko pong natanggap ang message, ay di ko po maangkin sa sarili ko na isa po ako sa kanyang pinili. Ngayon po, nagpupuri po ang aking puso sa Panginoon at nagpapasalamat ng labis dahil isa po ako sa pinili niya. Isa po ako sa inyo, mga kapatid, na sumasampalataya ako sa kanya. Hindi po ako makapagsalita mabuti. Hindi rin po ako makapagkwento, mga kapatid. At pagpasensya niyo muna ako. Hanggang dito lang muna po.
Salamat po mga kapatid. Amen. Patuloy na tumatawag ang Panginoon saan mang lugar tayo. Kung tayo anak niya, ay hilayin niya tayo pabalik sa kanya, sa kanyang kaharian. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. At dadako na po tayo sa family presentation. Amen. Tatawag po tayo ng, okay, Brother Jomar Kitlong. Okay. Jomar Kitlong. Okay, next. Kung wala siya, Shane Loha. Sister Shane Loha. Okay. Okay, kung wala. Wala pa. Okay, next. Kung meron pa, Brother Noel Gambito. Mga kapatid na mga bago. So, mga ilang kapatid na natitira sa family presentation. Okay, wala na ba? Okay. Next, nadako na tayo sa birthday. Siguro, iyan na natin ang birthday. Mga announcements, kung meron man. Celebrants, mga announcements, at saka mga visitors, kung meron man mga visitors sa umaga. Okay. Stephen Kyle Tiksay, invited by Joseph Tiksay. Andito mo siya. Stephen Kyle Tiksay. Ayun, sa likod. Bless you. Amen. Palain ka ng Panginoon. Brother Jason Cortez uli. Siya yung kanina nagpatotoo. Welcome ka, brother. Sa Josh. Okay. Announcement. Okay, may announcement tayo for this week tsaka mga coming months. The Sunday School Department will have a very important meeting right after the service. Attendance is a must today. So, Sunday School Department, meron kayong meeting after the service. Next, all young people, we will have our youth service at 2:30 p.m. So, ngayon din yan. All young people are encouraged to attend our prayer devotion on Sunday at 6:30 a.m. October 7. Next Sunday, meron kayong prayer devotion, mga young people, 6:30 a.m. The men's devotion this Tuesday is canceled. It will instead be held on November 6. So, postpone muna, isang buwan. November 6 na ang men's devotion. Inspiration and Testimonial Service at 4 p.m. October 21. Yan, pakitake note, October 21 po ang Inspiration and Testimonial Service. Okay, wala na? Okay. Mga birthday celebrants natin this week. Keep the words of our Lord close to our heart and you shall never want for anything. Amen. Brother Jason Alcantara, happy birthday. Amen. Mga kabataan natin. Sister Baby Gabriel. Oh, nasaan yan? The U.S. Nanonood siya. Pagpalaan siya ng Panginoon. Saan man siya? Brother Eddie Libranda, tomorrow, Monday, October 1. October 2, Tuesday, Brother Aldo Manais, Saudi Arabia. October 2, Tuesday, Cyril Dumanais. Tuesday. October 2 rin, Sister Vilma Bobos. Joshine Dimaiwat, Thursday, October 4. Brother Elijah Redondo, Friday, October 5. October 5 then, Sister Leia de la Cruz. Amen. October 5, Kirsten Mangelet. October 6, Sister Lisa Bumandat. Brother Reynante Atamora, October 6, Saturday. Yun lamang po. Napakarami pong magdagiwang ng kanilang karawan this week. At
po si Baron Song. Ganun na po ang manalangin sa ating mga celebrants. Ganun din ang ating offering sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay yuyuko. Dakila namin Diyos na mapagmahal sa kanyang mga anak. Pinapasalamatan po namin, Panginoon, ang buhay na tanggal na nasa amin ngayon, na puno ng pribileho, provision, at mga pagkakataon para kami umangat namin pananampalataya, Panginoon. Narito kami, Ama, muli na nagpupuri, nagpupugay sa tagumpay ng buhay, sa dakilang gawa mo sa bawat isa, Panginoon. Kaya nga po, ang puso namin ay totoong galak na galak at puno ng pagmamahal sa bawat isa. Dahil yan ang katapus-tapusan, Panginoon, ng pag-ibig ay mahayag sa iyong mga anak at ang pagbabalik mo, Panginoon, ay nalalapit na, Panginoon. Kaya nga po, Ama, pinapasalamatan namin ang araw na nilulob mo sa amin. Hayaan mo mga layunin mo ay matupad. Ang lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin, ang inaatas mo ay maangkin namin na magagampanan namin at magagawa namin, Panginoon. Mga simpleng bagay sa buhay namin ay patuloy namin, Lord, na mapalago at makita mo ito'y yumayabong at namumulaklak at makita mo ang bunga, Panginoon, sa bandang huli. Kami ang katugumpay sa buhay, Panginoon. Salamat po sa kasaganahan ng aming buhay mula sa aming kaloob-looban hanggang sa aming labas na katauhan. Nakita namin, Panginoon, ang pag-iingat mo, ang katugunan sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya nga naman, Ama, nag-express po kami ng pagmamahal sa iyo, pagmamalasakit sa bawat isa, Panginoon. At ito po, Lord, nakita namin ang mga kaarawan ay mga kapatid, ang pagtugon mo sa kanilang mga pangailangan, ang kasigasigan nila sa kanilang pananampalataya, ang mga presensya nila na patuloy na naging kalakasan namin. Ang bawat isa na patuloy, Lord, na tumutugon na ayon sa iyong kalooban ay patuloy namin na angkin na ito'y kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito'y ikaw ang may gawa, Panginoon. Sampu ng mga may makaramdaman, ikaw ang imihipo, tumutugon, nagpapalakas, at yun ay pinangahawakan namin dahil yan ay pangako mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay patuloy na magpapagaling. Sinabi mo, Lord, na kami may gagawin dapat gawin sa mga buhay, kundi itulak namin ang bato upang ang buhay na naroon sa loob ay mailabas mo, Panginoon. Ang kapahayagan na nasa sa amin ay patuloy mong payabungin at bigyan kami lagi ng Panginoon ang pagbubulay-bulay sa aming mga kaisipan, Panginoon. At narito kami, Ama, punong-puno ng kasiglahan, punong-puno ng inspirasyon, punong-puno ng mamamalasakit, Panginoon. Hayaan mo, Ama, na ang lahat ng ito ay ma-express namin sa pamamagitan ng Panginoon ng pagibigay namin, pagtingin namin sa bawat isa, at patuloy na pagkilos mo sa buhay namin, Panginoon. Dinasa lang namin, Ama, na kami palaguin mo, may espiritual na kalagayan. Alam namin na hanggang sa panlabas ito ay mag-express ng buhay, Panginoon. Duktong-duktongin mo ang bawat buhay na narito, Panginoon, upang kami magkaisa at may taguyod namin na pangangailangan ng iglesyang ito. Narito po aming tithes, aming mga offering, aming mga pinangako sa iyo, Ama, na dapat ito'y pag-ingatan namin. Lalo higit kami mga umahawak, Panginoon, kaya mo mailagay ito sa maganda at may ayos ang iyong iglesia, Panginoon. Maabot ang mga kaluluwa na nais mo dapat maabot, Panginoon. At minsan pa sa iyo namin ito pinagkakatiwala. Wala kaming kakayanan, Lord. Wala kaming totoo, Lord, na pagsisimikat kundi sa pagkilos mo, Panginoon. Kaya mabiyayaan mo kami, kahabagan, kaawaan kami. Punoy mo ng pag-ibig ay mga puso ng burden, Panginoon, upang ang lahat ng ito ay masatukuparan namin. Kaya mo ang salita na mahayag ngayon ay patuloy na mahayag hanggang sa makita namin ang paglago ng bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat. Tinatagubilin namin sa iyo ang gawaan ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Habang ginaganap natin, let us sing, Lord, I give you my heart. Amen. My desire
is to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way. Lord, I give you my heart, Lord, I give you my heart, my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, have your Pagpalakpakan natin ang Panginoon at ibigay ang ating puso sa Kanya, ang ating buong pagkatao bilang alay na handog. Amen. Dadako po tayo sa salita ng Panginoon. Tayo po'y tumayo. Umawit tayo ng sabing bibigyan po natin pala ng daan ng mga choir. Tama. So, umupo muna sandali at bibigay sila ng awit bago bigay sa ating mga ngaral at akin na po tinatawagan ng mga choir natin, mga backup singers, maghandog ng awit sa Panginoon bago tayong dumako sa salita ng Panginoon. Amen. Thank you.
Amen. Lord, I offer you my life. Praise God. Tayo po'y tatayo na. Hallelujah. Dadako na tayo sa salita ng Panginoon. Let's sing a pure heart. A pure heart. Ang natin tawagin ang ating mga aral sa umagang ito. Nais ng Panginoon ang dalisay na puso upang makagawa siya sa bawat isa sa atin. Makapangusap siya. Hallelujah. Pure heart. That's what I long for. A pure heart. That's what I long for. Heart that follows heart after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows heart after thee. A heart that hides your word so deceit will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Your heart, a pure heart. Amen. Heart after thee, yes, Lord. A heart and find a word so that sin will not come in. A heart that can divide it, the one who roll and claim. A heart that beats compassion, that pledges you, my rises from your throne with aroma of worship from your throne. Lord, amen. Hallelujah. Hindi na ako magpagkatagal. Please open your Bible in the books of Romans chapter 8 verse 28 to 30. Samahan niyo lang ako. Saan yung projector? Kala ko meron dito. Okay. We start in 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Let us bow our head to the living God. Dear Lord Jesus, give thanks unto you this morning that you gather together here by your name
But Lord, it's not accidentally na kami na parito, Lord, sa umaga ito upang purihin ka namin sa Espiritu Katotohanan. But this is, ye are predestinated this morning and according to thy plan na kami rumaparito sa umaga nito upang sambahin ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Lord, gamitin mo muli ang iyong lingkod na lahat na Lord na salita malabas ang bunga ay nanggagaling sa iyo. Kontrolin mo ito, Panginoon, na magbibigay kalakasan sa bawat isa na mampalataya, Lord, that we walk together according to their purpose and thy glory forever. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Amen. Please be seated. Ako ay nagagalak muli na narito ako nakatayo muli sa inyong harapan dito sa pinagbuhatan. For a long time na ako no muli na parito, but I believe this is not accidentally, but this is the plan of God na sa umagang ito ako ang gamitin niya para sa inyo. And I believe that every move we see, God is behind. And we should walk according to this purpose and glory to Lord Jesus Christ. Okay, ang unting mensahe ko sa umagang ito ay aking pamagatan, God is behind every move. Okay, I will not go behind so many words, but I'm gonna thanks to you that morning that bigyan ako ng opportunity maihayag ang tunay na salita ng Diyos, even though that sa kabila na katagalan, but the Word of God is always walk according to His will. Okay, let us listen what the prophet of God said about it. God has a time and a reason for the time to fulfill at His work. God knows just exactly what He is going to do. We don't just have received it as He gave it to us, but He knows, and there's nothing going to go wrong with what His plan to do. His all has to come about. There have to be something rugged and hard things only bring out the real true nature of the object. Alam niyo kung minsan napakahirap isipin minsan bakit kailangan pang kumidlat? Bakit kailangan pang kumulog? At kailangan pa, kung magbibigay lang naman siya ng ulan, bakit hindi nilang bibigay ang ulan? But nobody can stop up. That is the plan of God to make rain. Ganon din, Lord, sa buhay natin. May mga bagay kuminsan na hindi naman tindihan. There are so many things now we have run. God planned in the beginning na ang ilog daluyan ng mga tubig. At ang tulay, daanan ng ating masasakyan, anong bagay na dapat itawid natin sa ilog. But what happened today? But to those people believing with God's plan, and they're doing only their own plan, what happened to their own plan? Marami mga, hindi lamang politician, tayo kawawa ginamit nila, parang ibibinta yung mga bahay sa tabing ilog o anumang lugar para tayo natin mga bahay. But when the rain come, what happened sa ating mga kababayan o mga lugar na binaha at nagsisigaw, tulungan ninyo kami, tulungan ninyo. But remember, when God make a plan, ang lahat na hindi niya sa plano, 100%, the big disaster with them. And you don't know that every move, God is behind with it. That is the plan of God. Ang pagpatayo dyan ng mga bahay sa mga ilog at
naranasan natin sa mga tulay. Alam mo, sa Quiapo, napakaraming bahay sa ilalim ng tulay. That is the plan of the people. It's not the plan of God. At sabi niya, all which is not in their plan, there will be a disaster and will destroy it. But look, what happened to these people? Especially, yung mga magsasaka. At naghingi ng ulan. Dahil ang palay nila natutuyo at kailangan ulan. Ang mga binhi nila, hindi usbong pag walang ulan. But when the rain come, what happened to them? Sila'y nagpabungi at nagsasaka. Pakasalamat sa Panginoon. Praise the Lord! Dahil tinugon niya ang kanilang panalangin, magkaroon ng ulan. At ito ay para sa kanilang mga binhi na muling uusbong at pag maganda ang kanilang pag-alaga, mas doble pa ang kanilang anihin at sila nagbubunyi at nagpapasaya. Praise the Lord! Salamat sa ulan mo, Lord, na nagkaroon tulong sa aming palayan at kami may maani para sa pangailangan namin sa bahay. But to those people, which they are doing only by the plan, what happened? It's a big disaster with these people. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Sabi sa John chapter 14, verse 2, in my Father's house, there are so many mansions. Sinira man ang plano ng tao ang ating mga bahay kung kayo dapat doon kinalalagyan. But don't worry. Mayroong, ang ating Panginoon, mayroong pinapatayo na mansion para sa inyo. At itong hindi kaya sirain na kung sinong mayaman. At hindi ito pwede patayo na kung sino pa rin na politician. Kundi ang nagpapatayo nito para sa inyo ang ating Panginoong Jesus. At nangako in John 14:2-3, in my Father's house, there are so many mansions, and I go them to prepare for you. At pag natapos ito, babalikan ko kayo. Amen. Kaya huwag kayo matatakot, mga kapatid. As long as we are doing the will of God and we walk according to His purpose, God is behind every move. Amen. Okay. Kuminsan, may mga bagay talaga na hindi natin kuminsan maintindihan. Walang kanaiba din yon sa aming mga seaman. Nung una, nang ako'y hindi pa naging seaman, ang sarap na makwinto sa akin ang ibang magagandang babae sa ibang lugar, ang gagandang tanawin sa ibang lugar, hindi kinakwento ang kanilang paghihirap. Hindi nila kinakwento ang pagtitiktik ng mga kalawang, pagpapintura sa barko, at pagsusuka nila just in case nagkaroon ng masamang panahon. Ang puro kinakwento nila, kasarapan. Mga salibutan na kasayahan, but imbyo the word, sabi nga sa Jam, don't love the word and all the things that belong to the word. If you love the word, the love of the Father is not to you. Kaya nang lumarga na yung barko, nag-umpisa na gumalaw, nag-umpisa na rin lumakas ang alon, sabi ko, ito na, ang masarap na pinapangako nila sa akin. Nag-umpisa na sumuka dahil ang sikmura ko hindi asanay sa ganong galaw na isang barko. Then, but all this thing, pangyari sa ating buhay, do you believe that this is one plan of God for you? Pinapakita na ng Diyos sa atin kung anong plano niya, kung anong dapat mangyari, that kailangan muna magtiis ka. But after all, ang ibibigay niya ay yung tunay na plano and the best thing para sa'yo.
At pagkatapos yun, sir, ng pagdating ng barko, at sa puerto ng barko, tuwang-tuwa na kami. Especially na, sir, pag binigyan na kami ng aming sweldo, dollar o euro, tuwang-tuwa. Nakalimutan na yun, sir. Ang paghihirap namin, ang pagsusuka, sabi, iniisip na, sabi niya, huwag ka mag-alala, habang nagsusuka ko, sabi, dollar to, yung sinusuka ko. Kahit green na green yan, sir, halos wala ka na may suka, ang isipin mo lang, dollar to, ang inusuka ko. Green money to. And that's the first time when I received the green money, sabi ko, napakasarap pala. Ito na palang sinasabi nila, masarap ang buhay. Pero pinaranas muna ako ng paghihirap bago kumakamtan yung kasarapan ng buhay na ito. The same thing with us. Akala nyo, pag kayo naghihirap sa isang bagay, hindi naghihirap naman ako. And then, there are so many things. Bakit hanggang ngayon walang binibigay? Especially, yung mga tao nyo, bago ako mag-drive, nanalangin ako. Bakit pagdating ko sa kanto, inabangan ako at kinutungan pa? Pagdating ng pagligaw ko, hindi ako nag-ingat ako, pero binangga naman ako. But don't you know, hindi nyo ba alam ng lahat na bagay na hindi nakatago sa Diyos? Because every move, God is behind those things. And all things work together for good to them that love God. Amen. Okay. Sabi dito sa atin ng isa sa sinasabi natin yung prophet, one of quotation of prophets, sabi niya, a seed must die, rot, corrupt, smell, and go back to the dust of the earth in order to bring corrupt, smell, and go back to the dust of the earth in order to bring forth new life. It takes pounding of gold, turned over and over, back and forth, and pounded until all the dross is taken out of it. Not because of the shine, because iron pirates what is known as full gold, but you put the two together, you set them out to tell together, and you tell it, and the beater always has to beat, tell them, always has to beat, tell he sees his own image reflecting in the gold. Alam niyo sa mga probinsya, napakahirap ng isang, sabi, magtanim ng palay ay hindi biro. Una-una, linisan niyo ang palayan. Pagkatapos, yung binhi niyo na dapat itatanim ay ibibilad mo muna yon. Pag natuyo, saka niyo naman ilagay sa lupa para magkaroon ng buhay ulit. Pagkatapos nun, kailangan alagaan nyo pa, damuhan at alagaan nyo ng medicine para hindi atakihin ang mga insekto, kasi pag hindi nyo inalagaan ito, wala kayong maaani at ang ginastos nyo kulang pa sa produkto na kukunin nyo. But remember, but were the word of God being sowed
and to the people's heart, it will reap the bride for Christ and a certain of this end time message. Pero ang salita ng Diyos, hinahasik ito hindi sa lupa, kundi sa puso ng mga tao upang mag-produce na isang nubya ni Kristo kagaya natin. Ang kailangan lang dito, you have to move according to His plan and all things work together for good to them that love God. We don't need any. Hindi natin kailangan ang magaling mag-araro, magaling at kapital para makabili ng magandang pang-insecticide para patayin yung mga insekto o damuhan para kumita ng maganda. Ang kailangan lang natin ang plano ng Diyos at sumunod sa tunay niyang kagustuhan to the true word of God. Man cannot live by bread alone, but every word proceeded out of the mouth of God. Hindi natin kailangan share mga modernong pang-araro. Ang kailangan natin was the old rugged cross. Ang old-time religion, the end-time message, para tayo malagay maging isang nubya at tunay na anak ng Diyos. Amen. On God's set time and a purpose of everything that He does, there's nothing happened just accidentally to those who love the Lord and are called according to His calling. We are predestinated, Ephesians 1:6, and everything worked just right for that. Jesus, He came, He cannot lie, and He said that was so. And everything has its time. It because, and it has its way, and God is behind every move. And sometimes you think that everything going wrong is up to us. These things are put upon us in trials and wandering. Wondering is testing to see how we will react on the action. Peter 1:4. Next. And the action. Ibig sabihin, ang Diyos, lahat na trials na yan ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Walang accidentally nangyari sa buhay natin. Ito ay alam ng Diyos. Alam nga ng Diyos ang bilang ng ating mga buhok. Kahit na wala niyang buhok ko, sir, alam pa rin ng Diyos yan. Ma'am, kung ilan ang bilang ng buhok ko. Kaya huwag kayong mag-alala, mga kagaya ko. Dahil sa Diyos at sa langit, nandoon yung ating manawawala. Amen. Amen. And look, He said, the read an action upon that trials, gaya ni Abraham. Napakahirap ang trial na pinagkaloob sa ating kapatid na si Abraham. Isipin mo, he waited for so many years, 25 years, para magkaroon siyang bugtong yung anak na si Isaac. At one day, God gave him a trial, sabi ng Diyos sa kanya, dalhin mo yung anak mong kaisa-isa doon sa Mount Meru at ialay mo sa akin. Palagay ko, pag sino man sa atin to, mga ngatwiran to, Lord, ilang taon ko pinaghihintay yan. Pinagbibisan. At ngayon, malaki na siya. Biglam, at ako pa ang magpapatay sa kanya. Palagay ko, napakipalagay, magtatawag kayo kung ano-ano na lang sa serdote. O sino doon, propita, tulungan mo ako. Para hadlangan
ng gusto ng Diyos na ipapatay sa akin yung sarili kong anak. But look, Abraham dead. Hindi si Abraham naglinlangan. When God told him to bring Mount Moriah, his only begotten son, hindi siya nagdalawang isip at sumunod siya sa salita ng paating Panginoon kung saan dalhin ang kanyang anak. Dahil alam ng ati ni Abraham that all things work together for good to them that love God. At isipin niyo, napakabait na rin ang kanyang anak. Tinanong niya pa yung kanyang ama, Father, here is the fire. Pinagtatalian na siya ng kanyang ama, sabi niya, but where is the sacrifice? At sumagot si Abraham, sabi niya, God will provide a sacrifice. Amen. Kaya mga kapatid, napakaunting pagsubok pa lang sa atin. Maragay ko, isa tayo yung maepekto ng mga baha. Baha pa lang yung sir. Hindi pa sarili yung anak hiningi ng ating Panginoon at buhay niyo. Magpasalamat tayo, sir. Kahit paano, mayroon tayong tinitirhan. Magpasalamat tayo kahit paano, mayroon pa tayong damit na sinusuot sa ating katawan. Ano sabi sa 1 Timothy 6 verse 7? Having food, raiment, and shelter, let us be content. Ang kailangan lang natin ay maging kontento sa salita ng Diyos. His grace is sufficient for us. Kung gusto ng Diyos na payamanin tayo sa isang isla, magagawa siya, He is the God. Kung gusto ng Diyos, pagalingin ka sa iyong karamdaman, in a twinkle of eye, gagaling ka. Because He is God. You can trust Him? You believe Him? Only believe all things are possible. Amen. But when Abraham raised her hand together with a knife, at hindi siya nangalalangin na patayin yung kanyang anak, then he heard a voice of God. Sabi, Abraham, Abraham, wag mong alisin o patayin yung iyong anak. And then come the ram. At sabi, yan ang ialay mo sa akin. The same thing with you. Sinusubok lang tayo ng Panginoon kung gaano tayo ka-sincere sa kanyang salita. And every promise panghawakan natin, ito ay atin. Sinusubok ka lang. But sabi sa Hebrew 12:6, sabi niya, ang lahat kong sinisintang anak ay aking dinisiplina. At ito, ang katotohanan, he is not an illegal child, but he is my loving o pinakamamahal kong anak. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Iyan, disiplina lang ng Panginoon sa atin. And someday, napakagandang regalo ng Diyos sa iyo, sa akin. Dahil yung ating titirhan na sinira ng baha, ang ipapalit ng Diyos ay gold at mansion pa ang ating pupuntahan. Amen. This church was put to their purpose. There is a spirit behind the church, a certain spirit behind your home, behind every building, behind everything. There is a spirit motive and objective. Sa bawat simbahan, you believe that God is behind every move? I really agree. Gaya na lang ng simbahan niyo. Ang alam ko, nag-umpisa din si Pastor Ray sa maliit
at sa silong lamang kayo ng bahay nag-umpisa. Sumunod, pumunta kayo ng isang upahan na lugar para kayo may pagkatipunan. And then someday, and now, mayroon na kayong sariling simbahan. Nag-improvide ang ating Panginoon. Hindi na kayo mamumupahan. At maganda, alam nyo pag ang ating Panginoon bigay, hindi siya simpleng bagay sa kanyang mga anak, kundi ang the best thing para sa inyo ang ibibigay ng Panginoon pag kayo manatiling lamang sa puro at salita ng Diyos. And I believe, if God's will, may bonus pa kayo. Maari, dahil na dumadami kayo, baka God's will, palalakihin pa ng Panginoon ang lugar niyo. The same thing with ako'y nangaral sa Taytay, ganun din ang sabi ko sa aming mga congregation. Kami nag-umpisa sa ilalim din ng bahay. Ako'y kinasal ni Pastor Owen sa ilalim ng bahay. Hanggang nakalipat kami, nasunog, pumunta ng Peralta. Nag-upa kami sa Broadway. But the plan of God, hindi tumigil dyan dahil hindi dyan ang plano ng Diyos para sa kanyang, the visiting para sa kanyang mga anak. At ngayon, mayroon na rin kaming cathedral, sabi ng lugar, na sambahan sa Taytay. At mayroong pang bonus na binigay ang Panginoon. Ang katabing lote namin na 600 square meter, God provide, ibibigay pang bonus para sa amin. Yun ang the best thing na pinagliligalo ng Diyos pag manatiling tayo sa Kanya. And walk always according to His plan. And all things work together for good to them that love God. Kaya huwag kayong malungkot, mga kapatid. Ang ating Diyos, napakagandang bagay ang para sa Kanyang mga anak. Amen. Home, a good mother are very dear to their children. There is no mother in the world like our own mother. Mother, make your home best place for our children. My friend Sander from Glasgow says, mother breath is an eye sweet. Every woman is a handsome woman for her own son. That man is not worth hanging who does not love his mother. When good woman lead their little ones to the Savior, the Lord Jesus blesses not only the children, but their mother as well. As happy are they among women who see their son and their daughters walking in the truth. Pag tayo'y alay natin, una, guide natin ating mga anak sa ating Panginoon. Not only our children was blessed, but ye are also blessed by our Heavenly Father. And make your home to be the best place for your children. Kasi iisipin ninyo, pag ang pamamahay nyo, pagdating ng mga anak nyo, puro kung ano-anong sasabihin sa mga anak. Pinapakita sa mga anak, ano kaya masasabi ng mga anak nyo? Doon na lang ako sa aking bahay ng kaibigan ko, may katahimikan ako. Pag naglambing ngayon yung mga anak, nagagalit kayo, malaki na. Ay, anong gusto nyo? Doon ba sa mga boyfriend nila maglalambing? Doon ba maglalambing sa mga girlfriend? Tapos magagalit naman kayo. Hindi ganyan. The real mother, ang kagandahan ng kanilang anak to lead to the children, ay ang hangad natin. You have to control this emotional moment or ang galit sa ating puso. Alam ko sa pagsisilos dyan sa ating mga anak. Naalala ko one day nang kami nagsashopping kasama ang aking asawa,
Nakikita yun naman dalawa kong anak. Tinitingnan kong aking asawa kasi sabi ng anak kong si Daniel, Ma, bili mo naman ako laruan sa edad na 23 years old. Ma, bili mo naman ako laruan. Na ano sa puso ko, tinitingnan ko kung anong reaksyon ng kanyang ina. Isa sa paglalambing niya ng iyong mga anak. Huwag kayong magagalit. Ako, I'm very happy pag linalambingan ako ng aking mga anak. Sign lang yan ng inyong mga anak, mahal kayo. Kaya mga magulang, pag naglambing yung mga anak, palambingin nyo. Tapos pag nagpunta naman, mawala, at alam nyo, kung wala naman siya katimikan sa bahay nyo, hahanap siya isang lugar na magkaroon siyang katahimikan. At pag ayaw nyo, nagalit, malaki na, kalaki mo na. Tapos pag naglambing doon sa kanyang boyfriend o sa girlfriend niya, magagalit ka. Nasabi ka lang to dahil alam ko, marami tayo, mahal natin ating mga, kahit ako, hindi ko sa pati buhay ko, bibigay ko para sa aking mga anak. Pero ang ibig ko sabihin, we raise our own children as per by the Lord up above. Unawain natin sila dahil kagaya din natin sila nung tayo mga binata pa at dalaga. Karapatan nila yon. Pero make your home to be the best place for your children's. Huwag naman. Kasi kung papasok nyo, puro naman away, puro naman kung ano-ano. O, sige, ang sulit mo, ibigay mo rito. Wala tayong makain. Ibili mo na damit yung ano dyan. But those things, you cannot do that in the right way. Para naman yung ating mga anak ay hindi takot sa atin, kasi pag takot sa atin yung ating mga anak 100%, hindi sila magsasabi ng totoo. Lahat na bagay na alam nila na kakagalit mo, itatago nila yon. Pati mga boyfriend nila, girlfriend nila, hindi nila sasabihin sa inyo. But make your children to be your friend. Ituring nyo sila na sila yung mga kaibigan. Para ikaw, ituring ka rin nilang kaibigan, lahat na sekreto yan, sir, ibibigay sa inyo. Oh, hindi. Wala kasi sa kurba yung naniligaw sa anak ko eh. Ang ganda-ganda ng anak kong ito. Pangit yan. Ay, no. Alasong sa akin, ayun, ano lang eh. Utso lang eh. Maraming mga magulang na gano'n, no? For me, kahit anong... Pero hindi ko naman sinasabi. Sabi ko, hindi. Sa akin naman, kung yung katadyang mo, I have to know, bro, may suggestion ako. Yung tao naman, mabubuhay ka. Di ba? Pero wag mo naman laitin yung tao na yun na tabingi, naligaw sa asawa mo. Sa asawa mo, sa anak mo. Pero sa totoo lang, alam nyo, pag mahal mo isang tao, kahit anong sabihin na tabingi niyan, pero mahal mo pa rin yan. Ang tingin mo yun, Diyos, akala mo pinakagwapo sa buong mundo yan. Kahit na sabihin mo, kurba ng balyena yan, sa tingin mong sexy-sexy pa yan. Praise the Lord. Okay. No.
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Matthew 11:25-30. We toss about with everything until you come to Christ. Then it is all finished, resting in Christ perfectly, no matter what comes or goes, nothing can touch us without it come over the shepherd. He has it. Has to come over the shepherd. First said, I am the door. John 10:1-5. No matter can come in without me, accept them. In John 6:44. Let me tell you that when God permit anything is working to you to your good. So would the sickness be the same things? Certainly that God might help you to show a great testimony, give you a little something to move on for. All things work together for good. And Romans 8:28-30, nothing can harm you, nothing can come to you unless God permit it. Wala, sinasabi ko siya, walang mga bagay na yan na nakakarating sa atin kung minsan dumarating sa buhay ko nang ako ay nagkaroon ng health problem. Then, akala ko pinabayaan ako ng Panginoon kasi lahat napapuntahan kong company para mahanap buhay, tinatanggihan ako pag nakita ng health problem ko. Madaling sabi, yung right eye ko kasi walang vision na yan. Shadow na lang nakikita niyan. But just relax. It's God is with you. He will help you and do things for you. At nagpunta ako sa mga ibang company. Lagi ako nagpray. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman akong trabaho. Marami tayong enrollment ng mga anak ko. Kailangan ko nakakupang pa-enroll nila. Then, one day, yung isa kong kasamahan, my close friend, pumunta sa bahay. Akala ko, yun ang katugunan ng aking panalangin. Sabi niya, nangailangan doon sa amin na isang professor at alam ko qualify na qualify ka. At pag narinig ko yon, nag-umapaw ng saya ang puso ko. Pagdating ko, walang kasabi-sabi, tanggap na tanggap ako agad. Sige, sabi niya, bukas, mag-demo ka, pagkatapos ng demo mo, kung maayos ang demo mo, magpa-medical ka. But when it comes sa medical, okay ang demo. Pagdating sa medical, na makita na naman yung kapinsanan ko, then bagsak na naman ako. But don't worry, brothers and sisters. Pinaikot-ikot minsan ng Diyos yan, alam ko, alam nyo, pag mga pangyari sa buhay nyo yan, hindi pahintulutan ng Diyos ang kanyang mga anak ay magutom. His grace is sufficient for you. At alam nyo, one day, nang malapit na enrollment ng anak ko, may tumawag ulit sa akin. Sabi niya, Captain, mayroon dito emergency na kailangan. Puntahan mo. Dahil palagay ko ay tamang-tama ito sa iyo. At hindi ako nagdalawang isip. Nang tumawag na iyon, pinuntahan ko agad ng kamagahan. Nang pagpunta ko, sir, alam niyo, sa bahay pag alis ko, nalangin ako. Pag harap ko doon sa kanya, hindi niya alam ako'y nagyuyuko, nalangin pa rin ako. Sana ka ko, Lord, this is the time now na sinasagot mong prayer ko. At alam nyo anong nangyari? By the time
Well, hindi na siya nagdalawang isip. Pinapirma ako agad ng ano pa lang yun. Pinapirma niya ako agad ng parang biodata. Ano bang tawag ngayon sa bago? Resume. Nang makita ang resume ko, sige, bukas sabi niya, start ka na. Paano? Nako, sabi ko, ito na yata ang pangarap ko. At walang alam niyo, walang kasabi-sabi, sabi sa akin, okay, anong gusto mo? Sinabi kong ganitong presyo. Sabi, okay. Sabi niya, hindi ako mag-decide. Bukas, malaman mo kung anong presyo na ibigay namin sa amin. And you, hindi ba alam? Sabi ko siya, the best thing para sa inyo. And the other day, tinawagan ako. Sabi ka, pumunta ka na rito. Next day, mag-umpisa ka na at pumunta ka para mag-usap tayo ng presyo mo. Sa gabi pa lang, sinabi ko na sa asawa ko, so, samahan mo ako sa panalangin, I hope this is the answer of our prayer. At pagpunta ko doon sa opisina, hindi nagdalawang isip, pinakita agad sa akin yung presyo na gusto ko. Then, sabi niya, sige, doon ka na, mag-umpisa ka na ng pagtuturo mo. Ganun kasimple pagtugon ang ating Panginoon. At alam niyo, yung pinasukan ko pa na yun, napaka-stricto, that was a Norwegian company. Walang makapasok dyan na walang experience teaching. Ibig sabihin, hindi siya nagtuturo noon. Kaya nagulat yung aking makasamahan na mga professor. Sabi niya, sino ang backer mo dito? Bakit nakapasok ka na wala kang experience sa teaching? Sabi ko, ang aking backer dito, si Jesus. Sinong Jesus? Wala dito. Sinong apelido? Jesus marami dito. Sabi ko, ang apelido niya, si Christ. Kalukuhan. Sabi, ano ka, born again ka ba? Sabi ko, hindi ako born again. Kundi, pamilya ako ni Kristo. Ngayon, alam nyo, tama yung sinasabi nila, pag ang isang kahoy na maraming bunga, maraming bumabato. Maraming pansubok inabot ko, dahil nagugulat sila ang presyo ko, sila 10 years na ay mas mataas pa sa kanila. At sagot sa kanila ng owner, sabi niya, hindi niyo ba alam? Yung ating standard dito, yung binabayaran, yung lisensya at experience ng tao. Kayo ba may lisensya pakita sila? Kayo ba may experience ganito? Hindi sila nakakibo. Then maraming pagsubok, maraming trials akong inabot, but I believe lahat ilagay natin sa kamay ng Panginoon. And God is behind every move. And all things work together for good to them that love God. Yun lang ang kailangan natin, mga kapatid. Hindi umalis, especially yung mga trabaho sa opisina, kung sino man dito, hayaan nyo, i-criticize kayo. But let God work in your heart. Because every move, God is behind of you. Hindi kayo iwanan. Hayaan nyo sila pakita ang Kristo sa buhay mo. Kung sila nagagalit, exchange with goodness. Sabi ko, maraming professor akong kasama, they are also Baptists. And so many, six Saks in Jehovah, GIL. But lahat na ito, alam nyo, lahat na criticize sa akin, I always, and instead, na angry at galit ang aking pinapansin nila. Ang, sabi ko, hindi ba, Brad, pag-pray kita, sabi, pag-pray mo yung sarili mo, bago kami.
Tingin ko hindi na bale. God use me for you. Sabi, ano kaya ang sekreto yun ni Sir Bachelier niya na parang lagi siyang hindi siguro high blood yan, pero hindi nalalam yung dugo ko eh, 160 na. Kasi alam ko pag medyo mo, medyo tumataas na yung presyo ng dugo ko, lumalayo na ako. Ayaw kong isalubong sa kanila. Iwasan nyo para makita nila si Kristo sa buhay nyo. At ngayon, alam nyo yung mga estudyante ko, more or less, sila ay mga kapitan din, mga chiefmate, mga officer lahat. May isa akong isang chiefmate, isang four square, mga born again. At pag umpisa pa lang, sabi niya, sir, ikaw lang nakita namin na professor dito, bago mag-umpisa ng ating lecture, ay nag-pray mo na tayo. Ano ba, sir? Sabi niya, fellowship mo. Sabi ko, ang fellowship ko si Kristo. Hindi, sabi, anong sikta ang sinasamahan mo? Ako, sabi ko itong sikta sa huling kapanahunan. Ano ba yung huling kapanahunan? Sabi ko, sumama ka sa akin para makilala mo kung anong huling kapanahunan. At then, natuwa ako kasi sila na mismo nagsasuggest, mayroong kaming bakante, sir. Word of God naman dyan. Share sa amin. Kaya I believe, kung napunta ako dyan, God has a purpose for me to this congregation. At natutuwa ako, ayaw ko ng kasal ni Joyce, si Admiral. Karamihan nito ng aking masudyante ay mga tauhan niya. At pati na rin sa Admiral, nagsabi doon sa mga tauhan niya, si Captain Bachelier, kabaro ko yan. Brother ko yan. Sundin niyo. Kaya huwag kayong matakot kung ano masila. If God is with us, who can again us? Amen. Okay, but sometimes God has put affection on us to let us know that He is still the ruler of our life. And we're only here because He permit us to be here, and it's just the grace that because He permit us to be here, and it's just the grace we are and master and serve and must serve Him. All of ever comes to Him trying to get you, trying to take you out of His fold. His robber will evil ones, but they cannot get you. Nothing can bother you if you are God's shepherd, for He's the door Himself, and there's nothing other way. Everything has to be permitted by Him. Kaya walang makasabi nyo, hindi, pinabayaan ako ng Diyos. Kaya ako na ganito, no, God permit that for you. Even I myself, hindi ko sinisisi ng Diyos, hindi ko sinisibi ibang tao kung bakit na ganito ako. I know that there's a purpose of God for me kung bakit ako ganito. But if you stay His word, but if you walk according to His commandment and to His plan, napakagandang regalo ng Diyos para sa iyo. Kasi nung una, nasabi ko ulit sa inyo, ang
aking plano sa buhay, gusto ko sana maging pare. Pero pinaikot-ikot muna ako ng Diyos. Naging seaman ako. Ang dami kong trabang pinuntahan hanggang nagganito ako. Akala ko noon, failure ako sa una kong ambisyon. Pero, hindi pala ako inuwanan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng paikot-ikot at dinanas ko, nandito ako ngayon sa iyong harapan. Hindi makapinto na magsuot ng sutana para mahayag na kanyang salita sa mga tao, sa malaking simbahan, pero masaya ako, nandito ako, na simpleng suot sa simpleng mga tao na anak ng Diyos, yung aking karap. Ganon magplano ng Diyos sa buhay natin. The best thing, kung anong iyong hinahingi, alam ng Diyos ay iyan para sa'yo at alam ng Diyos na hindi mo na yan para sa'yo. Kaya huwag kayong mangamba. Just praise the Lord sa lahat na bagay na ating tinatag na mga trials. And also what is turning him and everything else for the perfecting of his spirit. Ang kanyang mga like Job. Isipin nyo na lang si Job. Si Satanas, akyat baba sa langit at sabi niya, yan ang si Job na anak mo, sinasamba ka lang yan dahil sa kayamanan at sa napakagandang buhay pinagkaloob mo sa kanya. Pero hayaan mo, tuksuin at subukan si Job kung iyang magsasamba sa iyo. But Job, a perfect man to God. Sa lahat ng pagsubok, sabi, okay, sabi ng Panginoon kay Satanas, payagan kita, but you cannot take his life. Nagkasakit si Job. Una, ang lahat ng mga anak ay nagkamatay. Nagkasakit siya, naaros pandirian ng kanyang pating sariling asawa. Sometimes, even your own family, God used this for you upang subukan ka ang iyong katatagan sa kanyang salita. At halos mga kibiyan niya, pinagkadidirian siya. But one day, hindi ko na isasahin sa inyo, after the trials sa kay Job, ang lahat na kayaman niya nawala, ibinalik 3 times sa kanya. Ang kanyang mga anak na nawala, binalik din sa kanya ng Panginoon. Mas walang pinakamagandang babae at laki doon sa kanyang lugar, kundi ang kanyang mga anak. Ganun magregalo ang Diyos sa iyo pag kayo manatiling sa kanyang salita. Stay with the word. And stay to his plan. And all things work together for good to them that love God. Because God is behind every move. Okay. Another 20 minutes. Payag pa kayo? Yes. Amen. God uses evil spirit many times to work out the plan and his will. But if the people won't walk in his perfect will, he does have a permissive will. He let you walk and notice he permit it. All right, but he will make it work out for his glory and his perfect will. Just like in the beginning, it was God's perfect will for the children to be born on the earth through 6. Genesis 1:26. No, sir. Sabi natin, prophet, no, sir. God created man out of the dust of the earth, breathed the breath of the
of life into him, and he became a living soul. He took from that man a helpmate and made a wife to him. That was God's first and original will. But when sin came in and did things that it did, then he permitted man to marry wife legally and have a children by her, multiply and replenish the earth. Then if that the way you going to do it, but you see, if ever was the perfect man. Oh well. Palang halang kakahintulat, share ganito. Ang perfect will mo sa anak mo, gusto mo sana makatapos siya sa pag-aral, makatrabaho, bago mag-asawa. Pero sa sama, madaling sabi, dahil sa kagustuhan ng anak mo, madaling sabi, na hindi sa kagustuhan mo, nabuntis siya o nakabuntis yung anak mo. At wala ka, ang perfect will mo ay hindi nasunod. At wala ka magawa para maging legal ang apo mo, ipapakasal mo na lang yung anak mo. That is the permissive will. Nagpamayag ka, pero hindi yun ang perfect will mo. The same thing with us. You are not the perfect will of God. You are not born with six. Now, give you one example in the Bible that doing the plan of God unto him, and also he's doing the perfect will of God, like Joseph. Joseph, isang anak ni Jacob, kay Rachel sa English, sa Tagalog, Raquel. At dahil dito may plano ng Diyos sa kanya, nagsisilo sa kanya mga kapatid at bininta pa siya na isang katulong. Bago siya gibininta, linagay mo na sa balon, gusto sana siya patayin ng kanyang mga kapatid. But Joseph only walked according to the plan of God. At dinala si Joseph sa Egypto ng isang Ismaelite na binintahan ng kanyang mga kapatid. At doon sa Egypto, tingnan nyo, nangyari kay Joseph. Linagay siya doon sa isang one of general of Pharaoh na maging isa siyang katulong. But Joseph, God was with him. And Diyos na sa kanya, hindi siya plan. Because God has a plan for him. And Joseph walked according to the plan of God. Then one day, dahil sa pagsilos niyo, Joseph, sa kaasawa ng kanyang amo, na gusto siya, dahil magandang lalaki si Joseph, na ayaw ni Joseph magkasala doon sa asawa ng kanyang amo, at sa amo niya, nagalit yung asawa ng kanyang amo at pinakulong si Joseph. Alam niyo, napakahirap kuminsan isipin na ganun pala ang plano ng Diyos sa atin. But one day, na hindi lamang doon pinakulong si Joseph, sa kanyang kulungan may dalawang nakakulong din na isang kasama doon sa palasyo ni Paraon, which is the butler and the baker. At ang dalawang ito nagbigay ng kanyang panaginip at ininterpret si Joseph ang bawat panaginip ng dalawa, and the butler ay isa sa interpret ni Joseph na ibabalik sa kanyang baker, I think. I think the baker,
yung binalik siya uli, restored, sabi ni Joseph, kasa palasyo, but remember me when you were restored to the palace. At ang restored sa palace, then, a day come na nagkaroon din panaginip yung hari. At no one can interpret. At naalala ngayon si Joseph sa bilangguan. You see kung gaanong kahirap ang dinanas ni Joseph na ang sariling niyang mga kapatid mismong ginamit para tupadin ang plano ng Diyos para sa kanya. But one day, dahil masunurin si Joseph sa plano ng Diyos, ginawa siyang hindi lamang katulong o mayorduma, kundi ginawa pa siya ni Haring Parao na magiging second in command unto him. Tingnan niyo na lang kung gaano ang gawa ng Diyos pag tayo sumunod sa Kanya. And sometimes even your own family will brought you pain. But huwag kayong magalit diyan. Hindi ba nang siyang governor sa Egypt? At pumunta niya may ang kanyang mga kapatid sa kanya. At siya ay nagpakilala. At kinilala nila si Joseph on one day na namatay si Jacob. At wala ng kanilang ama. Anong sabi sa kanya ng mga kapatid? Ngayon siguro sabi niya, Joseph were revenged for us because the thing we did to him. But Joseph cried and tell them to them. Anong sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid? Pinag-embrace siya. Sabi, brothers, huwag kayong magagalit sa sarili niyo. God has planned for me for your life to preserve your life. May plano ng Diyos, hindi kayo sirain, kundi to preserve your life and give eternal life to each one of us who will accept Him to be God, to be a ruler at maging hari ng ating katawan. Yun lang ang kailangan natin sa Diyos. Kaya natin pasakop ang ating sarili at sumunod sa bawat utos ng Diyos according to His plan and His perfect will. At yon ang God behind every move. And all things work together for good to them that love God. Amen. Okay. Now, but His attribute have to be displayed. Now, to be a Savior, there has to be sometimes something lost. And God cannot purposely lose anything and then redeem it. It would not be becoming to His holiness and His great judgment. But He put man on free moral agency, knowing that man would fall, and in that, then He became man Himself in order to redeem back man that fell. That's the reason that Jesus was Emmanuel, Matthew 1:21-23. If God sent another person beside Himself, then that would not be just. God has to come Himself and take place, and God could not be come down in spirit and take place. He had to be made flesh and please His own creative Son, Jesus. Amen. Hindi pwede
gawa o magpa-proxy ang ating Panginoon para sa kanyang mga anak. But to do this thing by himself, to be a flesh para sa ating lahat. Pwede tumayo itong lahat. The last quotation of the prophet. He showed here in the beginning that his perfect will was to create man out of the dust of the earth. But you see, he permitted six to be brought in, he never did, and 10 children to be born by six, but it was permitted which son to be fade away. Kaya lahat man na hindi sa plano ng Diyos ay lilipas din. Never, walang sabi niya, all your plan submit to God. Because God's plan is always success. Delight thyself to the Lord, and He will give you the desire of your heart. Amen. Can we sing the song first, Jehovah, the tender hand of Jehovah? Joseph lived a life of hurt and heartbreak. Yes, Lord. And even his own family wrote in pain. Yes, Lord. And when his brothers thought that he would surely seek revenge. Yes, Lord. Is it one of sin, the purpose plan made plain? Was the thing what was meant for him, the God I used to show me his sweet love, I now understand that tender hands of Jehovah. Lord, so how can I deny?
hands of mercy. To mean somebody to us, the tender hand. Hallelujah. Thank you, Lord. Paulit-ulit sa loob ng I believe isang buwan ay napagdiinan sa atin ang katotohanan yan na ang lahat ay nagkakalakip-lakip, gumagawa na nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa kanya. Minsan naroon tayong iniisip ng mga setup, mga setbacks sa buhay, katulad na nangyari kay Joseph, parang ang daming setbacks, pero ang totoo hindi setback yun, setup yun. Sinet up tayo ni Lord sa isang promotion, sa isang magandang pangyayari sa ating buhay. Pangyayari na hindi natin inisip na ating mararanasan, pero lahat ay sinet up niya para sa atin. Minsan, diba, nagmumukmuk tayo kaagad, pero hindi natin alam ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Alala ko yung isang pastor, minsan siya ay nagtampo sa kanyang asawa dahil tumawag siya sa kanyang asawa. Meron siyang importanteng
gustong ipaalam sa asawa, tinawagan niya ang kanyang asawa. Yung telepono ay nagri-ring, pero hindi sinasagot ng kanyang asawa. Alam niya, itong asawa niya, palaging prompto pagka tumawag siya, sasagot ka agad. Pero this time, nagtataka siya bakit ganun. Ilang beses yung tinawagan, nagri-ring pero hindi pinipick up ng kanyang asawa. At nung umuwi siya, kinustyon niya at medyo nagtanong siya. Sabi niya, bakit ano nangyari sa aking asawa? Pero hindi nagtagal. Merong tumawag sa kanya at nagpakilala. Ang sabi, pastor ganito, ito ho bang number na ito ay number nyo? Kasi yung number na ginamit niya ay number ng kanyang, ng church nila. Yung church nila, ang pangalan ay Almighty God Tabernacle. So, tumawag siya from the church, papunta doon sa kanyang asawa. Akala niya tama yung kanyang natawagan na number. Yung pala, nagkamali siya ng dial. At ito'y pumasok sa isang tao. Yung taong yun, nagkataon na problemadong sa buhay. Gusto nang magpakamatay dahil sunod-sunod na masasakit na pangyayari ang nangyari sa kanyang buhay. Nang bigla na lamang tumunog yung kanilang telepono. At doon sa telepono nila, meron siyang caller ID. Alam niyo yung caller ID? Diba? Malit lang yung screen nun. Kaya pagka minsan mahaba yung pangalan ng caller, hindi naman nilalagay na lahat. So dahil siya tumawag doon sa kanyang church na ang pangalan ay Almighty God Tabernacle, ang nakita lang nung lalaki doon sa caller ID niya ay Almighty God. May merong panahon na gusto niya nang magpakamatay. Diba? Parang tatapusin ko ng lahat. Nakatanggap siya ng tawag. At nung tignan niya yung caller ID, ang tumatawag, Almighty God. Diba? Naging dahilan ng tampuhan ng pastor sa kanong asawa, pero hilingit sa kanyang kaalaman. Ginamit ni Lord yung pangyayaring yun para iligtas ang buhay ng isang tao na handa nang magpakamatay. Eh ba, sino ba naman sa inyo hindi magugulat, nag-iisip kayo magpakamatay tapos tawagan kayo ng Almighty God? Diba? Praise the Lord. Kasi yun yung lumabas dun sa caller ID. Tinawagan niya yung same number. Sabi niya, ay kayo po pala, pastor po pala kayo. Ganito kasi sinabi niya yung nangyari. Alam niyo ba, nung magpapakamatay na ako, nakita ko yung number niyo sa church niyo, Almighty God. O bakit hindi mo sinagot? Ang sabi nung pastor, nag-alanganin po ako kasi si Almighty God yung tumatawag eh. Kahit kayo naman po ang makatanggap ng tawag from Almighty God. Pero nung mag-usap sila, naintindihan nila pareho ang plano ni Lord sa pangyayari. Praise the Lord. Minsan may mga pangyayari tayo hindi natin maintindihan, pero ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng nangyayari. Minsan yung munting bagay na nakakainis na nangyayari sa atin, maaring malaking pagpapala pala sa iba. Kaya mabuti pa rin. Mabuti pa rin. Amen? Meron ba kayong kinakaharap ngayon na isang sitwasyon na mahirap? Parang nahihirapan na kayo, naalibadbaran na kayo. Kahit dyan ay huwag kayong manlumok. Dahil ang Diyos ang nasa likod. Kung mahal niyo siya, sumasampalataya kayo, alam niyo, lumalakad kayo sa sakdal na kalooban ng Diyos, maaring yung maliit na bagay na yan, sa iyo ay mahirap, nakakainis, maaring malaking blessing yan sa iba. At kapag ikaw ay tunay na buhay na walang hanggan, what is eternal life is living for others. Di ba rin na minsan, hindi tayo, hindi natin matanggap lahat ng bagay ayon sa paraan na nais natin. Di ba rin na minsan, hindi ibigay ni Lord yung panalangin natin. Di ba? Bakit? Kasi sabi ko nga minsan, sadyang hindi sinasagot ni Lord minsan yung panalangin natin na hindi makabubuti sa atin. Di ba? At yun ay mabuti pa rin. Di alam ni Lord kung anong pinakamainam para sa atin. Amen tayo lahat, tayo mo ko dumalangin sa ating Panginoon. Naman namin, salamat sa paalala mo muli ngayong umaga. Lord, may paraan ka para abutin ang mga anak mo na kailangan ng tulong. Lord, kagaya ng munting kwento na aking sinabi, napakadakilan ng pag-ibig mo para kumilos sa ganong paraan para lamang iligtas ang isang buhay, Lord, na nakatakdang, Lord, mapahamak. I'm sure, Lord, maraming ibang mga pangyayari sa aming buhay na maaari namin ikumpara doon sa kwentong iyon.
Alam namin ikaw ang nasa likod ng mga pangyayaring iyon. Kaya sa umagang ito, nais naming taas ang aming mga kamay at sabihin, salamat po, simula nang kami magtiwala sa iyo at ibigay ang aming buhay. Lord, hindi na kami nag-aalala. Alam namin, kahit anong mangyari, kontrolado mo ang lahat ng bagay. Ikaw ay nakaupo sa trono mo at nakikita mo bawat galaw, bawat kilos, bawat pangyayari, Lord. Alam mo kung ano ang pwede mong pahintulutan na makabubuti sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, nais naming sabihin, maraming maraming salamat po. At patuloy naming pinagkakatiwala ang aming buhay sa iyong kamay. At hiniling ko po, Panginoon, na aluin mo ang mga anak mong naririto marahil na nasa gitna ng matinding pagsubok, na sa pamamagitan ng mensaheng ito, Panginoon, O God, ito'y magsilbing kalakasan sa kanya sa pagharap sa hirap ng buhay na ito, Ama. Hiling ko rin po, Panginoon, bago kami mag-dismiss, na Lord, hipuin mo ang mga anak mo na nahihirapan physically marahil may karamdaman ngayon o kaya ay merong daladalang panalangin para sa isang mahal na buhay na pinahihirapan ng isang matinding karamdaman. Panginoon, hindi ka nagbabago. Lord, nagkakaisa kami, tinataas namin ang bawat Lord, anak mo na may karamdaman o mga mahal sa buhay namin na Lord, pinahihirapan ng sari-saring karamdaman. O God, iligtas mo po ang bawat isa sa kanila. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, inaangkin namin ang iyong pangako na kung ano mang pagkaisahan namin, Lord, tungkol sa aming hinihiling sa iyo at kung aming pananampalatayanan, Lord, pag ito'y hiningi namin sa iyong pangalan, ito'y iyong ipagkakaloob. Panginoon, hindi ito isang bersikulong na memorize lang namin. Ito'y isang, Lord, pangako na mabisa sa amin na sumasampalataya. Kaya, Lord, salamat sa kagalingan. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa paraan mo ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa pagsusugo mo sa aming kapatid, Lord. Naniniwala ko ikaw ang nagtakda, Lord, na siya ang mangusap ngayong umaga. At merong kang hinipong buhay, Panginoon, ngayong umaga, Lord. Bless mo po ang aking kapatid sa kabila ng kanyang kalagayan, Lord, hirap ng kanyang paningin. Pero nakita mo kung paano handa siyang maglingkod sa iyo. O Lord, ibigay ang lakas, ang buhay, ang lahat, Panginoon, para makapaglingkod sa iyong mga anak. Bless mo po siya. Bless mo ang kanyang pamilya. At higit mo pa siyang gamitin sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po. Inabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. God bless you. Amen. Dismiss natin ang gawain.